Guys, maaga kami umuwi ngayon kasi birthday nung Ate Litlit. Kaya narito kami ngayon sa bahay. Ngayon, chinek ko yung mga pre-range ni Bilas na mga manok na ang lalaki na. Ang ganda pala dito, guys, na magpalaki ng ganito ang pre-range. Tapos meron pa siyang incubator doon sa bahay nila na ginawang lang sa kahon. Kaya tingnan nyo, guys, papakita ko sa inyo, guys, yung mga ginawa ni Bilas at saka doon sa kanyang mga manok, yung mga kulungan niya. Guys, free range mga sisiyo. Yan po mga napisa na itlog. Wow! Naging sisiyo na po. Actually ito, guys, sa aking Bilas na si Stormy. Ito yung mga alaga, mga pre-range. Actually maaga kaming umuwi ngayon kasi birthday ni Ate Litlit yung nag-aalaga sa aming anak na si Sebastian. Kaya sinupresa namin, binigyan namin ng cake tsaka ng konting salo-salo. Ito yung pre-range ni Bilas kasama ni Ate Rizami, yung kapatid ni Dimple, sister-in-law ko. So guys, yung kanyang farm for the pre-range chicken. May mga sisiw actually pa doon sa may sa tangkal. Nalaga ng pampainit na ilaw para at least hindi sila lamagin. Yeah, guys, maganda rito sa magganito sa mga probinsya. Maganda mag-alaga ng mga manok. Yan. Tuli, meron silang incubator doon sa kanilang bahay. Ginawa lang yung karton incubator. Pisa siya ng itlog. Bali, ito yung kanyang mga napisaan na itlog doon sa incubator na ginagamit niya. Ginawa niya lang yun actually, eh. Karton lang siya. Tapos meron siyang temperature na mini-maintain. Pakita ko sa inyo, guys, yung incubator niya. Mamaya. Yan, guys, ang mga sisiw. Ito naman yung mga unang napisa na sisiw. Mga free range na chicken yan. Kaya, guys, ginawa ni Bilas dito, nalagyan niya ng net, parang bakod hanggang doon para at least yung mga manok may nalalakaran. Wow! Pag umaga, yun ang kanilang gusto, eh. Pag umaga, maglalakad-lakad sila dyan, tapos dyan sila tutukan ng ano-ano. Tapos sa gabi, mag-aipon-ipon sila doon sa maliit na bahay na yun. Doon sila mapunta doon paggabi. Tapos doon na rin sila mangingitlog. Pakita ko sa inyo yung tangkal. Na ito, guys, oh. Dito sila napunta paggabi. Tapos doon rin sila nangingitlog sa mga parang ano ngayon, bakako, kumbaga dito sa Marinduque. Bakako. Yan, dito. Tapos sa umaga, papasyal na naman sila doon para manuka sila ngayon, no? Dami nila, guys. Yan, guys, oh, nagsimula na sila mag-ipon-ipon.
Tapos saka sila mapunta doon sa bahay nila doon, na maliit na bahay na yun. Kaya ipon-ipon muna sila. Yan. Yun o. Muntik na makadali yung isa, guys. Bali, ilan lang lalaki dito, guys, eh. Siya yung nagaparami. Hindi ko lang alam kay Bilas kung ilan yung lalaki niyang dito sa free range niya. Pero masipag, guys, yung ano, ha, yung lalaking manok. Dali ng dali. Hindi ko lang alam kung ilan na yung itlog doon sa limliman nila sa incubator. Kung ilan na yung itlog na... Yan, guys, so nagsimula na silang pumaroon sa bahay nila. Kasi magagabi na. Time check. Quarter to 6 na. Mag-alas 6 na. Guys, kaya sila... isa-isa na silang mapunta ron sa bahay nila. Wow! Tapos, mangingitlog sila doon. Tapos, tutulog sila doon. Wow! Yun, guys. Makita ko sa inyo mamaya, guys, yung ano, incubator na ginawa ni Bilas. A few minutes later. Ito, guys, yung incubator na ginawa nila. Wow! Ayan. Ito naman may pinipisa na ba dito? Dakyan. Ayan. Itik naman ito. Incubator nila ngayon dito. Meron siyang temperature dito. Na-gauge para malaman na kung anong init na sa loob. Tsaka may improvised din na electric fan doon sa loob. Para at least na circulate yung init. Ito, guys, yung incubator na ginawa nila na ni Bilas, ni Stormy, na asawa ni sister-in-law ko na si Ate Sirisami. Yan. Itik ngayon yung inapapisa nila ngayon. Tsaka may kasamang manok na rin siguro. Tapos, meron din dito. Yan, mga sisiw naman dito, guys. Yeah. Okay, guys. Okay, guys, hanggang dito na lang yung vlog na ito at maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye.